Di mo ba na ano, sa kalinis-linis sa pinagawa ni Yorme to? Yan na kasi kayo. Gawin nyo eh. O, yung kamit yung ano. Yan na, yan na. So, kahit anong oras, itatapin nyo sa Moriones. Kalayos na kayo sa atin. Nandito na naman. Ayan, good morning sa ating lahat. Kasama natin ulit ang DPS District 1. Ayan, sa pangunguna ni Boss Egay. Ayan, andun sila sa may e-trike. Mga ano to eh, no? Debris. Grabe, iniwan dito sa highway. Ito, pag diniretso natin, paket to ng tulay, papuntang Rose Boulevard. Ayan, dito naman, papunta ng Pierdo sa kabila. Ayan. Ayan, kung titignan nyo, daming motorista dito. Delikado tong ginagawa ng mga tao rito. Mga naglalagay dito sa ano, sa highway. Kasi disgrasya ang abuti ng mga tao rito eh. Ng mga motorista na dumaraan, disgrasya talaga, nako. Kapag ka nakatsempo talaga ng ano, ng rider na gumilid banda rito, matik yung disgrasya to. Diba? Kasi kung titignan mo, napakarami oh. Pati yung mga basura, napakarami, diba? Sinakop yung buong isang lane. Kalahati dito, kalahati sa kabila. So, sakop nga yung buong isang lane, grabe. Ayan o, tignan natin. Mga pasaway talaga. Eh, maambon, maambon ulit. Ayan, so kailangan lang natin i-clear to. Tapos magre-report na lang sa Leonel para maiano to, makuha na agad. Para hindi masagwa tignan. Kasi sagwa-sagwa tignan dahil ang daming tambak ng basura. Diba? So may cooperation naman po talaga ang DPS at ang ating Leonel. Ayan. Ayan, mga ano pala to. May mga buhangin, mga debris. At iba-iba pa. May mga solid talagang bato. Tapos may mga basurang kasama. Yung iba may mga kahoy-kahoy pa. Grabe. Mga ano talaga. Tapos ang hirap pa kunin. Oh, dito sila nakatapak. Mamaya malaglag sila dito. Bigat. Ayan, so pinaabante lang yung truck. Ayan. Ay, maraming salamat nga pala sa patuloy niyong pagsuporta sa ating pag-update dito sa Manila. Ayan. Maraming salamat sa inyo dahil napakalaking tulong ko yan. Ito buhangin naman. Ano? Ayaw mo pa, Mac? Ayaw pa. Kaya. Sira ang matres mo niyan. Man, Armand. Kami salitan ngayon, Armand. Salitan na siya. Salitan. Grabe, ang dami, no? Puno agad yung kalahati ng truck natin, eh, oh. Puno agad. Aray, tumama. Tama. Pilos ka na.
And so, fast forward na natin to. Ayan, so pinabanti konti para makuha naman to. Ayan. Dami. Grabe. Dami. Tas basura na yung natira. So sa Leonel na yan. Ayan. Nakatakot naman dito. Daming dumadaang truck yun. Nakakatakot. Ayan. So balik na tayo sa e-trick natin. Ayan, so pinapaalis na sila dito kasi bawal tumira dito. Dami, ginawa na nilang ano to, tambakan. Ginawa nilang sariling bahay. Paano?
So bali isinakay na agad sa truck yung mga naka-obstruct dito. Ayan. So kailangan kasi talaga natin i-clear to dahil pinapalis na pala sila dito kahapon pa ng ating mga security dito sa Philippine Port. Eh syempre kailangan ma-clear tong area to, kaya ito yung security natin oh, dito. Sinabihan na rin pala sila kahapon pa. Dahil nga bawal dito dahil daanan kasi to eh. And so nililinis na to para kahit papaano mabawasan na yung mga kalat-kalat dito. Ayan, so araw-araw na pala sila pinapaalis dito, sabi ng security ng Philippine Port is ayaw nila umalis. E bawal nga kasi talaga dito. So kailangan natin ipatupad kung ano yung nasa batas. Kaya alam nyo naman, diba, ordinansa na bawal okupahin ng mga bangketa. Bawal lagyan ng mga naka-obstruct, diba? Ayan, bawal lagyan ng mga gamit, ng mga debris, yung mga panambak, bawal lagyan yan. Lalo na mga sampay-sampay. Bawal gawing ano, bodega ang bangketa. So yun yung ipinapatupad ng ating DPS ngayon. So binigyan naman sila ng chance na makuha yung gamit nila ng iba. Ayan, para may alis na nila. Ayan. Wow.
dito yung pagbibenta. Kalakal pala nila yun eh. Ba't di pa nga naman binenta para nabawasan yung mga ano, mga naka-obstruct dito. Ayan, so proceed na tayo dito. Ayan. Oy! Halika dito. Iwag na tapon na mga baril. Bawal magtapon dyan. Hindi, oo, malalagay mo nga, halika. Sabi, dada, patali mo nila. Parkin nyo na to. Halika, sumama ka. Hindi mo ba na ano to, kalinis-linis sa pinagawa ni Yorme to? Halika, sumama ka. Kaya, punta ka sa opisina. Ikarga nyo. ikarga nyo sa ano. Tayo mo yung Yossi mo. Eh. Ayan, so punta tayo sa opisina. Ayan. Magtapon. Ha? Ba't kung ha? Tito mo nga malinis na, di ba? Di ba? Anong babalikan mo? Tito mo nga linis na ron. Diba na ano, pinaganda na nga ng mayroon natin. Tapos dudumihan nyo lang ng ganon-ganon. Ha? O, tas lalagay mo din doon. Eh, nilagay mo na ron eh. Pinutulong-kiss mo pa kami. And so, papunta tayo ngayon sa opisina. Alam nyo, sa totoo lang, mabait pa nga ang gobyerno natin dahil kapag kagantong ano, basura, hindi naman kulong, penalty lang to eh. Pero kapag nakailang ulit sila, ayan, doon sila makukulong. Di, ano, diringgin sa korte yung kaso nila. Kapag ka paulit-ulit. Ang magpa-file ng kaso sa kanila is government. Kung sakaling 5 beses na sila nahuhuli. Dito tayo ngayon sa Morga, Plaza Morga. Nakasama pa rin natin si Boss Egay. Mak! Ayun, meron. May karitong pa dun sa kabila. Mga aso yan naman, pasuyo rin, oh. Uy, may tuta. Kawawa naman yung tuta. Sige, karga nyo. Tuta, yung tuta. Babaan nyo na lang, babaan nyo. Kawawa naman eh. Kawawa ka mo muna, Mak. Babaw
Ayan, bali, sisiksikin lang, iaangat yung kariton doon sa taas para may sakay itong kariton na isa. Ayan, so bawal na kasi talaga dito dahil maintain kasi ng ating DPS na malinis tong area ng morga. Kaya talagang kailangan ano, alisin yung mga naka-obstruct dito sa bangketa ng ating Plaza Morga, 'di ba? Pati na rito sa may katabi ng ano ng Mary Johnston, 'di ba? Kasi kailangan malinis tong area na to dahil pinaganda na to ng ating gobyerno lalo-lalo na sa panahon ni Yorme. Ayan. So, ang ginagawa ng ating DPS, i-maintain to yung kagandahan ng ating morga, Plaza Morga. At iba't ibang lugar din sa District 1. Ayan. Alam niyo naman yan, araw-araw tayo naglilinis dito. And so, sama tayo kay Boss Egay. So, dito tayo sa kabila. Karito. Ito, karito. Man, usog mo muna yan. Para makadaan. Shoutout to Happy New Year, Boss Richard. Okay, diretso kaibigan. Angat na sa ano. Sarado muna kayo isa, Mac. Tayo ko na ba? Ikukok mo ah. Okay. And so, itatapon na kasi yan eh. Dalawa? And so, proceed tayo dito. Lakad tayo, lakad. Ayan, pabalik na tayo sa opisina. Yan ang sabi ko sa inyo, pwede kayong maghanap buhay, pero kung hapaghahanap buhay nyo, ayusin nyo, hindi ko makakaperwisyo kayo. Ang oras ang tapo na doon, pagdating ng truck, doon lang kayo lalabas. Hindi yung namamahay-mahay kayo. Tapos, kahit mapuno na kayo, kahit anong oras, itatapon nyo sa Moriones. Oo nga eh, ang problema nga, ganun din ang ginagawa nyo. Maling-malik.
Eh, bali, ini-issue na ng ticket ni Boss Egay. May asawa? Hindi na natin masyadong kukunan yung personal info niya. Ayan. So, labag kasi sa city ordinance ng Maynila yung ginawa ni Kuya. National ID. Bali, isa kong pangilin, tsaka... Okay mo sa ano, parang awa niyo na. Pero mo kami pa nakikiusap sa inyo. Bumili rin ako center. Ano pa yung check out? 4 boss. Apakit na ako. Ito nga, dali ko. Ma'am, kasi siya. Saka. Oo. And labag kasi ito sa city ordinance ng Tapat Tolinis ko ordinance 8572. Ayan. Section 4. Lex! Sige na. Ayan yung kariton niya. So punta siya sa city hall para bayaran yung penalties niya. Ipakita mo rin pag nagbayad ka. Ipakita mo kung gano'ng binayad mo sa mga kasamahan mo na mamasura ron para matuto naman kayo, ha? Sige na.